Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's video, isa na namang lugar ang pupuntahan ko dito sa aming bayan ng Iriga City. And today is March 29, 2024. And nagkayayaan kami ng ate ko na umakyat ng Inurugan. So, dapat nga kasama namin yung mga pamangkin ko. Kaso nga lang, mga late na natulog, kaya late na rin nagising. Si Aya na lang yung kasama namin. And ito nga pala yung place namin dito, guys. So, kung pupunta po kayo dito, ang Inurugan ay located at Santo Domingo, Iriga City. Dito na nga pala kami lumiko kasi mas malapit ito sa lugar kung saan kami nanggaling. So, may isa pa pong daanan dito, yun yung main road na kung saan mas malapit siya pagka nanggaling ka sa sentro ng Iriga. So, kung gusto nyo pumunta dito, guys, baba lang kayo doon sa may Shell. Then, sa may tapat ng Shell, meron po mga tricycle doon. So, magtanong-tanong na lang po kayo sa mga tricycle driver kung saan ang papuntang Inurugan. So, paahon na kami sa part na to. So, dito, ramdam talaga namin na hirap nang umakyat yung tricycle. Kaya yung ate ko, lumiba na dito sa may harap para gumaan-gaan ng konti yung takbo namin. Kaso nga lang, mukhang yung sinakyan namin tricycle ay hindi talaga kinaya. Kaya, kalaunan din ay pinababa na kami ng tricycle. Ayan. Good morning po! Pa-7 na nga nung dumating kami and kitang-kita naman na medyo tumaas na yung araw. And thankful na lang talaga kami kasi gumanda yung panahon. Nung dumating kasi ako, laging umuulan. Kaya akala ko hindi kami makakaakyat dito. And nakakatuwa nga kasi sa ganitong oras, ang dami na namin mga nakakasalubong galing sa itaas ng Inurugan. So siguro madaling araw pa lang talaga umakyat na sila. Kasi guys, tuwing mahal na araw, ang dami po talagang pumupunta dito sa Inurugan. Buti nga ngayon at maganda na yung daanan. The last time kasi na pumunta ako dito is rough road pa talaga siya. So, nung time na naayos yung kalsada, lalong gumanda yung view niya. Napaka nature friendly. Tapos, yung maririnig mo lang is yung mga huni ng mga ibon. Tapos, bibihira lang din pati yung may mga dumadaan na sasakyan. As in, bilang na bilang lang po talaga, guys. And marami nga rin palang mga nagbibisikleta dito. Sobrang nakakahingal nga lang talaga maglakad kasi nga paahon talaga siya. Pero okay lang naman kasi kahit ganun talagang sobrang may enjoy mo talaga yung view. Yung main road nga pala nito, guys, ay doon sa kabila. So doon nyo po makikita yung mga Station of the Cross and makikita nyo po doon na may mga grupo-grupo na mga nagdadasal sa bawat istasyon. Kung first time nyo nga pumunta dito, guys, ina-advise ko po sa inyo at nire-recommend ko po sa inyo na dun po kayo dumaan sa main road para makita nyo po talaga siya. And then, sabihin nyo lang po sa tricycle driver na dun po kayo idaan. After ilang minutong paglalakad, sa wakas nakarating na kami and ito po yung unang mabubungaran pagkadating nyo po dito. And sa unahan ay makikita yung The Lost Suffer. And then, aakyat po tayo ng 160 plus na step, guys, bago po makarating sa simbahan na talaga ng Inurugan. And makikita nyo naman dito sa video na marami na talaga yung mga tao na nanggaling sa taas. Ate, magsindi na ka mong kandila. Sa akin din yung isa. Sa akin yung isa. Ano? Okay na, oh. Okay na. Tadi paham ni tas teh.
Wait lang. Wait. Yaya. Mga di pa ka po. Kuha ko mo rumal sa na. Kinilugkan ka mo. Yan na. Nababara? Na pagbas mo. Tatanggal kita ng galto kaya ni Pai. Hindi ya sa may simbahan. Nasa loob. Hi.
mo sa mga. Para ang kagurangan ng Maria, panok ka ng Gracia, ang kagurangan ng Tain Diyos lang. Parang uda at sa babag ko. May mabibilhan din nga pala mga pagkain dito guys. Hindi ko nga lang alam kung everyday sila bukas. So after namin mag merienda at magpahinga ng konti, bumaba na kami ng ate ko tsaka ng pamangkin ko. So hanggang dito na lang po yung aking video. So hopefully po nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo po. At kung sakali man po kayo ay makapunta sa aming lugar, wag na wag nyo pong kakalimutan na pumunta dito sa Inurugan para magbisita po. And thank you.